Yo, guys. Check, kamusta mga lodi? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng, ano ba ngayon? Sunday. No? So, ayan, no? That hindi ako mag-update ngayon kasi laba day ngayon, no? Medyo maglalaba ako. Pero sige, mag-update tayo, no? Mabilisan lang mga idol. No? So, ayan, update natin. So, ngayon, kung titignan nyo yung market natin, medyo green. No? Ang pinakahumataw mga lodi is yung Solana. Grabe yung Solana mga idol. Nakita nyo naman yung Solana, no? Kung titignan nyo yan sa 30 days, 30 days mga idol, halos mag 200% na yung Solana. No, ayan, grabe, bro. Hinihintay na lang talaga natin kung ETF mga idol at talagang itutulak na yan mga lodi. No, halos green naman lahat. Yung XRP natin medyo green. Although nag-downtrend siya ng mga nakaraang araw, medyo ngayon green pa rin siya. No, yung Cardano, alam nyo, kung like kayo nanonood sa akin mga lodi, alam nyo na nakabili tayo ng Cardano sa 13 pesos. Bumili tayo niya ng bumaba ng 13 pesos yung Cardano. Yung Doge, isa pa yan, no? Yung medyo bumaba yung Doge. Ngayon, umahataw din yung Doge mga lodi, halos 15%. Yung Doge, yung Chainlink, isa rin to sa malaki yung tinaas mga idol, at etong Polygon, ganun din, 21. Shiba Inu, so yung Shiba Inu natin mga lodi, medyo nagpump na rin yan mga idol. So mamaya titignan natin yung mga coins. Uy, grabe yung Kronos mga lodi, kakapanalo lang, kakanood ko lang ng UFC. Alam nyo naman, sponsor yan doon, mga idol. So, grabe rin, no? 61%. Tignan nga natin to sa 30 days, mga lords. Ay, grabe, 100% din pala yung Kronos sa 30 days, mga lodi. No? Grabe, no? So, pag may mga ganyang coins na tumataas, mga idol, tas hindi kasama yung coins nyo, tulad ako, hindi kasama, wala akong Kronos, wala na tayong Solana, pero dati meron. So, hintayin nyo lang, mga idol. Darating din yung time to shine ng mga coins nyo mga idol, huwag kayong sumuko mamaya kung kailang binitawan nyo saka magpump yan, di ba? Tulad nung nangyari sa atin sa Sol. Pero yung Sol tsaka Ilub, tsaka yung Ilubium, di ba? Naalala nyo meron tayong Ilubium dati, tas binenta natin, ginawa nating SLP, tas nung nag-profit tayo ng nag-profit tayo ng 4,000, tinrake profit natin, tas nilipat natin sa XRP. So hindi naman ako nagsisisi noon mga idol, kasi sa XRP natin siya nilagay. Dinagdagan ko yung XRP ko sa Binance noon mga lodi. So ayun, ayun yung history ng mga ano natin. So ngayon mga idol, medyo uptrend, no? Good news yan, bullish kumbaga, no? So hintayin na lang natin. So ngayon, meron tayong news. Unahin na natin tong ating Ronin, no? Yung Axie Infinity. Ronin, a unique game ecosystem and the numbers that speak volume. So parang pinaalala lang dito mga lodi na parang bumabalik na ulit, no? Yung lakas nung sa 2021. A blockchain design specifically for gaming made a significant impact in 2021 following the Axie Infinity explosion. And now, once again, it's commanding attention as plans of collaboration and expansion within the ecosystem with various games and unfolding, breathing new life in the Ronin ecosystem. Let's delve into the figures that illustrate the springtime at Ronin. So ayan mga lodi, sa daily active user, talagang humahataw ang ating Ronin, no? Transaction, ganun din mga idol. Volume, syempre mga idol, talagang pataas din mga lodi. No? So, kung titignan natin, ako para sa akin ha, kung kayo maghahanap kayo ng mga network na ganito ka-active ngayon, meron bang iba? Ako ang nakikita ko lang talaga Ronin. Wala akong ibang nakikita na talagang humahataw ngayon simula nung bear market, kundi Sky Mavis, Ronin Network mga idol. Ayun lang yung nakikita ko. No, so para sa akin tama yung tweet nito ni Nathan. Mga lodi, no, sa mga nag-hold ng mga coins ng Axie Infinity, Ron coins, no, hold nyo lang mga idol, dahil sa tingin ko is pataas, no, bullish ang ating mga coins na yan. So ngayon, dito tayo sa Wild Forest, yung mga naglaro ng beta,
meron atang na reward done na hindi para sa inyo, no? Inaayos na ata yan. Attention players, we regret to inform you about the issue with FT, WF, hindi ko alam kung ano yung token ng ano, no, ng Wild Forest. Token rewards on the battle pass. Some players receive the full amount upfront due to a glitch and rewards fail to be collected. We're actively working on a picks plan, a picks and plan to address the remaining concern on Monday. No, so inaayos nila 'yan. Yung mga nakatanggap diyan, pwede niyo namang anuhin niya. Ay kumbaga baka mabawi rin mga idol. As yung mga hindi naman nakatanggap, makakuha kayo. Pero mga idol, dahil nga naglalaro na ng Wild Forest, ibig sabihin talagang andyan na yan mga Lodi, no? So isa na yan sa mga lalaruin natin, isa na yan sa mga i-enjoy natin. Grabe, parang ayoko nang magtrabaho para maglaro na lang ako ng mga games dito. No? Huwag na kaya akong maglaro na lang kaya ako ng Axie, mga games sa Axie, mga idol. Tapos eto, 30 days, no? 30 days ago, sabi ni Jim Cramer, Bitcoin is about to go down. Pero simula nung 30 days na yon, ay 31 days na yon, up yung Bitcoin ng 37%, mga idol. Alam nyo naman yung epekto ng inverse Cramer. Lahat ng sinasabi na ito ni Jim Cramer, baliktad yung nangyayari. So, pag sinabi niyang babagsak ang BTC, alam niyo na yon mga Lodi. Ayun yan. Ayun, inverse Kramer has paid off remarkably well. Thanks again, Jim. No? Ayan. Tapos eto, bago tayo mag-local news. Nakakalungkot kasi yung mga local news ngayon eh. Kaya medyo mahina yung boses ko. Hindi, tsaka tulog yung anak ko eh. Nihinaan ko lang yung boses ko. So, eto mga Lodi, si Satoshi Kusama, sa Discord to mga idol, ang yan yung mga parang leak conversation nila, pero ang nakahatak sa akin dito is ito. Sabi kasi ni Doc AB, is there any plan to onboard something yan siguro dito? Ang sabi ni Saitoshi mga idol is we are in discussion with some new friends. Ayun yung mga sinabi niya. Alam niyo isa rin yung SHIB sa maraming mga partner ngayon, mga idol, no? Medyo talagang naghahakot din sila ng mga partnership yung Shiba Inu, kaya isang ako bullish din ako dito sa Shiba eh. Pero do your own research mga Lodi, sa akin lang yun. Minsan kasi alam nyo yung mga trader, malalakas din yung mga pakiramdam niyan, pero kunyari ang lakas ng pakiramdam niya na ganito mangyari, pero natatalo pa rin. Kasi walang perfectong trader mga Lodi, no? So ako, malakas yung loob ko na magiging bullish to, at least hanggang 2025, no? Pero nasa inyo pa rin. Pwede rin kasing mag-crash yan bago mag-pump, no? Napanghinaan ng loob yung mga investor, medyo mag-alisan saka may iwan pag nag-pump. So depende, maraming pwede mangyari sa market natin mga idol. Ayan, kasi marami nagtatanong sa akin tungkol sa SHIB. So ito yung pinaka-latest news, no, sa page nila, lalo na si Lucy. Si Lucy parang ito yung ano, G-host ng Axie Infinity sa Shiba Inu. Siya yung G-host ng SHIB, kumbaga. No, ayan. Ito yung nilabas niya yung conversation. So maraming good news dito pag babasahin niyo mga idol. No, pero dito ako na naging bullish eh. Ibig sabihin marami pa rin silang kinakausap na partnership. Although marami ng partner na dadagdagan pa rin mga idol. So ayan. Ito nga ako muna. So ito muna tayo mga idol. Ito yung part na nabalita, no, na nag-away dahil sa selos ata mga idol sa eskwelahan, no? Grabe. Nangyayari pa pala to sa mga school. Akala ko hindi na. Akala ko yung mga estudyante ngayon puro cellphone na lang. Nagkakaroon pa pala ng mga ganito mga Lodi, no? So, napansin ko lang sa mga kabataan yan, medyo ano sila eh, emotional, mga Lods, no? Grabe, no? So, okay lang yan, mga idol. Magandang experience yung pagdating ng mga bata, mga Lods, no? Oh,
Okay lang yan, mga Lodi. Alam nyo ba, no, kwento ko lang, nung high school ako talagang lagi rin ako nakikipag, hindi naman lagi, medyo madalas yung away. Kasi may mga ano ako nun eh, may ganggang ako nun, mga Lodi. So, medyo makulit tayo ng bata. Yung mga ganyang away sa school, okay lang yan, sa loob ng room. So, medyo makokontrol pa yan. Pero once na sa labas na, yung abangan na sa labas, tas marami ng mga outsider na kasali doon, medyo ayun talaga yung magulo. Ayun yung ano, ayun yung matinding laban, mga idol. Pero mga ito, dahil daw to sa selos, mga idol, kasi yung inumpog niya, yung nang umpog ata, ito yung nang umpog. Ayan, yung nang umpog, parang ex niya ata. Ex niya ata yan, huwag ex yan. Tama ba? Tapos parang nagselos kasi merong isang ano eh, merong isang, ayan, ito kumampi sa kanya yung lalaki. Ayan yung parang bago niyang ano, love team, parang ganun siguro, ayan. So nag-away sila, ayan lang. Nakita ko lang kasi ang dami nagko-content na ito sa Facebook. So sabi ko, ano ba nangyari dito? Masya, parang ang OA kasi ng mga content creator, eh, nag-relax sila eh. Pero eto, okay lang yan, mga Lodi. Nangyayari talaga yan. Sa high school, no? Lalo na sa public school. Pag sa mga private, medyo, ano lang yan, verbalan. Pero eto, medyo ano na to. Sa public siguro to. Na? Tas eto, mga idol, no? Hindi ko na sige na, ano ko. Ayoko na sana i-content to kasi medyo, sa high school din to, para dugtong na lang, no? Dugtong. So, nabalitaan nyo na ba to? Hindi pa to nababalita eh sa TV, mga idol, no? So, dalawang estudyante to, isang grade 8 tsaka grade 12 ba? Tama ba? Teka nga. Grade 10. Ay, hindi. Ikag. Basta yung isa grade 8, tapos yung isa grade 12 ata. Mga idol, no? Natagpuan silang ano, nakabigti. Nakabigti sa room. No? Ayan, ito yung dalawang babae, mga Lodi. Naku, batang-bata. No? Ayan, no? Dalawang estudyante. Taguig School. The Bodies of Mary. Ayan, 15, grade 10 pala. Grade 10, 15, tas 13, grade 8, mga idol. No? Hindi yan yun. Ay, ito nga ata yun. Ito nga ata yung video. So, may video. Dali lang. Di ko alam kung safe panoorin to, mga idol. Ha? Ayan, o. Oh. Wait lang. Huwag na natin panoorin, mga Lodi. Tignan nyo na lang. Ito. Gusto nyo panoorin. So, ano yan, mga idol? Natagpuan silang nagbigti sa school. Bago ko magbigay ng thoughts dyan, meron pang isa ito. Ito naman, mga idol. Sa Skyway naman to. Inaan ko lang. Lalaki naman to, mga Lodi. Tumalon siya sa Skyway. May nadamay pang nakamotor eh. Mga Lods eh. May nadamay pang nakamotor. No? Tiyempohan ko lang ha. Ayan. May nadamay na nakamotor dyan. Ayan o, nakamotor. So, ayun siya nalaglag. Tapos merong nakamotor doon nadamay. Nabagsakan niya. Ayan. So, ayun lang yung ang sasabihin ko lang, mga idol, no. So na yun. Dito yung mga nagsisuicide, mga Lodi. Dapat pag nakakaramdam na kayo ng depression, mga idol, try niyo maglumapit sa mga mahal niyo sa buhay. Ganun lang yun, min. No? Kasi ano, nakakalungkot 'yun, lalo na dito sa mga bata. Siyempre, may mga magulang ngayon, napakasakit niyan sa magulang, mga idol. Ako, hindi ko ma-imagine yun, mga Lodi. Napakasakit niyan. Kasi siyempre, isipin mo, pinalaki mo, minahal mo, tapos ganun lang yung gagawin. Hindi ko alam kung sa bullying, no? Alam niyo, mga Lodi, sa bully, sa bagay kasi magkakaiba tayo ng experience, eh. Sa bully kasi, mga idol, ano pag nambubully? Ito tatandaan nyo, sa online man o sa totoong buhay, huwag nyo papansinin yung opinion ng ibang tao, lalo na pag masama.
masama yung tingin sa inyo, masama yung, hayaan nyo lang yun, mga idol. Huwag nyo naintindihin yun. Kasi, lalo na sa online, karamihan ng mga nagko-comment dyan, wala naman silang pakialam eh. Kumbaga ano lang, may makoment lang sila. Kunyari, nag-comment sa online na ganito, anong pangit mo, ganyan-ganyan. Pero, kinabukas, yung nag-comment na yun, maya-maya wala na sa isip niya yun eh. Yung kinoment niya na yun. Pero ikaw, dinamdam mo yung comment niya. Alam mo yun, yung masyadong nag-overthink, lalo na pag sa online, pag tinrush to ka sa online. Yaan nyo lang mga idol, huwag nyong pansinin. No? Kasi sa mundo, talagang maraming tsupol. Mga idol, kahit na sa totoong buhay, no, kunyari nakakausap niyo sa eskwela, binubuli kayo, yaan niyo lang. Kasi hindi hangga't alam niyo sa sarili niyo na hindi na tama 'yung ginagawa niyo. Ibig sabihin, 'yung mga nagtatrasok sa inyo, it's either na inggit lang 'yon, na insecure lang 'yon. Ganun lang 'yon mga idol, kaya nagsasabi sila na kung ano-ano, o nambubuli sila. Karamihan ng mga bully, mga idol, masama yung background, no? I mean, kunyari, totoo yung sa movie, no? Yung mga nambubuli, pag-uwi nila ng bahay, sila yung ginubugbog ng ano nila. Parang ganun, no? So, huwag nyo masyadong intindihin, mga lodi, para hindi kayo umabot sa mga ganito. Kasi, ang pinaka dinurog nyo dyan is yung nagmamahal sa inyo. Once na ginawa nyo yan, ang pinakasinaktan nyo is yung mga nagmamahal sa inyo, mga idol. Gusto nyo ba saktan yung mga nagmamahal sa inyo? Diba? So, pag nadidepress ka naman, mga lodi, maraming tropa, pwede kang mag-ano sa kanila, mag-reach out. Diba? O kaya, alam nyo, totoo yung ano, ha, yung napanood ko ng documentary. Once na nagdidepress ka, mag-gym ka, palakasin mo yung sarili mo, improve mo yung sarili mo, ganun. Ganun yung ginagawa ng mga nadidepress. Diba? Kasi once na na-improve mo yung sarili mo, limbawa, nag-gym ka, na-improve mo yung sarili mo, nawabawasan yung depression. Diba? Napupunta dun sa nagkakaroon ka ng tawag yung inspiration. So, ayun, gawin mong inspiration yung depression para ayusin yung sarili mo. Dapat ganun, mga idol, no? Kaya wag nyo, yung mga ganito, mga idol, nakakalungkot, no, na nangyayari yung ganito. Hindi pa kasi ito nababalita eh. Kaya hindi ko pa alam yung talagang full story. Pero sa mga comments, sabi, bully daw eh. Nabubully daw sila. So, dapat, tapos sa online, binubully sila. Parang ganun. Kaya ayun nga yung sinabi ko eh, na pag sa online, yung mga nagtatrastok dyan, maya-maya, yung sinabi nila, wala na sa kanila yon. Pero ikaw, ramdam mo pa rin. So, sinong talo sa inyo, di ba? Kaya once na makabasa ka ng mga trash talk sa online, hayaan mo lang mga lodi, no? Kaya naisip ko parang ang swerte natin, no? Lalo na yung mga nagki-crypto, 'di ba? Wala tayong ibang iniisip kundi hindi mag-bull market, kundi anong gagawin natin pag yumama na tayo. Pero nakakalimutan natin, no, may mga tao pala, may mga tao pa rin talaga na talagang alam niyo yun, yung dreams is hindi, ang hirap sabihin eh. Kasi tayo, pag nagmamanifest tayo, ang taas na agad eh. Di ba? Pag nagki-crypto ka, ang taas na agad ng manifest mo eh. Di ba? Kumbaga, bibili ka ng bahay, bibili ka ng sasakyan, something na ganun. Pero yung ibang tao na hindi nagki-crypto, syempre, yung nararanasan nila, dun lang nila binabase yung dreams nila. Di ba? Yung mas makatotohanan, ha? Makapagtrabaho one day, kumita ng ganito one day. So, grabe, no? Parang ang swerte natin kasi iba yung takbo ng... Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko masyado ma-explain. Tulungan nyo nga ako, mga lodi. Ano masasabi nyo rito sa mga nakita natin? Medyo mga bad news ngayon, no? Pati itong tumalon sa Skyway, no? Hindi natin alam kung anong problema na ni Kuya eh. Sabi nga nila, 10 times na mas madali ang mag-suicide kaysa mabuhay. Ayan yung mga ibang nababasa ko. So, syempre, parang easy way out pag nag-suicide ka. Syempre, wala ka na. Ang magsasuffer yung mga iniwan mo. So, para sa akin, negative yung mga ganun, mga idol. No? Kayo. So, ayun. No? Ayun yung... Medyo ano yung Sunday natin. Ha? Magsimba nga kayo, mga idol. So, ayun. Tignan na natin yung mga coins natin, mga lodi. Medyo ano yung ano natin, news eh.
ang sablay ng mga news natin, ayoko naman i-content si Jano Gibbs na nag-walk out kay Rendon Labrador. Cornyan ako dun eh. So, ayan. Smooth love potion natin, 0.13 mga idol, no? Excess natin. 357. Uy, up pala yung ating AXS, ha? Mga Lodi, up yung AXS na. Uy, grabe talaga. Sa 30 days, no? Medyo malaki yung in-up. 49% ang in-up ng ating Axie Infinity. Ron coins natin, ganun din kaya, mga idol. 44. 30 days natin, halos 100%, no? Oh, yung ating Ron coins kasi nasa 20 something eh. 'Di ba? 28 ata, 29. So, ayun mga idol, no, bukas na ako magbabasa ng comment mga Lodi. Medyo maglalaban na muna ako, in-update ko lang kayo, no. Sana na meron kayong mga nakuha, no. Sa update natin ngayon, medyo ano tayong update natin. Hindi ko alam ano kaya ita thumbnail ko rito. So, pagpasensya nyo na kung ano yung maisip kong thumbnail, ha, mga idol. So, ayun lang. Bukas, kita-kits tayo. Overall, BitGet natin. Refresh nga natin muna. 996, oh. Mag-1K, ano na. Oh, ayun na. Mga Lodi, nag-1 tayo. 1K USDT. 1 grand. Nag-1 grand na. So, ayan, no? So, bukas mag-update ulit tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Nagising na yung batang pasaway. Ito na. What's up? Wow, wow, wow. So, ayun lang mga idol. What's up, what's up?